Hello guys, hello Capricorn. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Capricorn, February 2024, general reading. So, pwede tong magbigay mensahe sa general na pangailangan mo, love, relationship, career, spiritual, travel, o ano pa man. Okay, Capricorn, two cards tayo. Okay, so wala naman dito guys na reverse dito sa first card natin. First deck, by the way. Okay, first two cards is a blessing on your creativity, a blessing for healing of injury or illness. So, nakikita natin dito, pwedeng meron sa inyo dyan na Capricorn, na may mga pinagdadaanan kayo, lalo na sa usaping health. Okay? Health, healing, or pwedeng sa trabaho. Pwedeng, kasi itong creativity na to is 1 + 9 = 10. So, posibleng may mga Capricorn dito na, by the way, message na to is para sa Capricorn. Okay? May mga Capricorn dito na parang hindi sila masyadong komportable sa ginagawa nila. It's either workman yan or business. Parang may mga Capricorn dito na naghihintay sila kung kailan matatapos yung trials. Okay? May nagtitraining ditong Capricorn na medyo nabuboard ka na. Parang ang tagal mo nang naghihintay. Training lang ang training, parang ganun. And sinasabi ng Brasier dito na siguro for the past few days, medyo walang pumapasok na bagong idea sa isip mo kung ano yung pwede mong gawin. Yun, parang feeling mo bored ka, hindi ka kontento. And siguro for the past few days, meron ka din na may mga injury, like leg or arms or body or mga simple injury lang. Or pwedeng may sakit ka, may ubo, may sipon, or kano pa man. But for this January, last week ng January, moving forward sa whole month ng February, sinasabi ng Brasier dito na on the way ka na sa healing. Itong healing na to is pwede din siyang emotional healing. Kasi meron sa inyo ditong disappointed. Meron na feeling nyo ang tagal. Tagal dumating ng success. Ang tagal-tagal ng parang result sa ginagawa nyo. Lalo kung nag-aaral ka pa lang, parang feeling mo, natatagalan ka na. Hindi mo na alam eh. Hindi mo alam kung ano yung possible na solusyon. Diba? So, sinasabi ng Bra sa iyo dyan na Taurus, Capricorn, Virgo. Pero yung message nito para to sa Capricorn ha. Pero may nakikita ko sa inyo ditong Taurus, Capricorn, and Virgo na energy. Na parang pare-pareho yung nararamdaman nyo. Feeling nyo, yung exhausted ba? Yung pagod na pagod ka. Hindi mo alam kung napapagod ka na sa relationship mo, napapagod ka na sa ginagawa mo, is either negosyante ka, trabahador, ano ba, self-employed, unemployed. Basta nakikita ko sa'yo dito, sobrang pagod na pagod ka na. Sobrang, anong tawag dito? Nawawalan ka ng focus. Nawawalan ka ng interest. Yun yung kailangan mo ngayon is yung healing. Yun ang kailangan mo sa ngayon is yung may mga tao na pwedeng mag-push sa'yo doon pataas. Mag-push sa'yo para ma-motivate pa. Kasi feeling mo, walang patutunguhan itong ginagawa mo eh. Lalo na sa relationship, nakikita natin dito na masyado kang ano eh, negative na sa relationship. Hindi ka na naniniwala ngayon sa honesty. Parang ganun. Sa mga healing naman sa physical body, sinasabi ng Brasier dito na if may mga bisyo ka, mahilig ka uminom ng alak, sigarilyo, or mahilig ka din magpuyat, iwasan mo na yan. Kasi kung makikita mo dito, green cards yung mga lumabas sa'yo. Diba? Kung gusto mo maging maayos yung iyong buhay, physical, yung physical body mo, ngayon pa lang alagaan mo na siya. Para hindi ka magsisi sa bandang huli.
Kasi kung makikita mo yung baraha mo, sinasabi dito na mag-focus ka daw, Capricorn, sa health. Physical health and mental health. Nakikita mo tong 8 na withdrawal, emotional. Puro emotional to eh, di ba? Ang dami-dami yung mga regrets sa buhay. Regrets, fear, anxiety. Gulong-gulo yung isip mo. And parang yung bisyo lang, yung sigarilyo, inom or kung ano man, pakikipagkaibigan. Parang yun ang last resort mo para makapag-escape ka. Escapism kasi ito ang nakikita natin. Parang nakikita natin dito na gusto mong lumayo, gusto mong i-abandon na yung situation. So, ito siya. For the month of February, kailangan mong bigyan ang sarili mo ng time makapag-isa. Ayusin mo yung mga regrets mo sa buhay. Kasi nakikita natin, hindi mo nakikita yung mga magagandang nangyari sa'yo. Nakikita mo lang yung kung ano yung hindi maganda sa ngayon. And material harvest number 9. May iba sa inyo dito na feeling nyo walang patutunguhan yung ginagawa nyo. Lalo na yung trabaho, business. May iba sa inyo dito na parang feeling nyo, di alam kung saan patungo tong ginagawa nyo. But eto material harvest, sinasabi malapit na. Diba? Konting kembot na lang. If estudyante ka, pwedeng 1 year na lang, few months na lang gagraduate ka na. Kung ikaw naman ay magulang, pwedeng yung anak mo malapit nang makapagtapos. Kung buntis ka naman, pwedeng malapit ka ng mga anak. Diba? So, ang dami-dami ditong positive progress na pwedeng mangyari in 9 months, 9 weeks, or 9 years. Pero hindi mo yun nakikita sa ngayon. Okay? Mag-ingat ka rin kasi sa gulo ng iniisip mo sa ngayon, sa gulo ng emosyon mo, pwede kang makakuha ng kaaway. Diba? Like for example, family. So, yun ang kailangan mong iwasan. Mainit kasi yung ano mo ngayon eh. Mainit yung ulo mo. Hindi ka masyadong, kasi pag-stress ka, or hindi ka kontento sa mga nangyayari sa paligid mo, lalo kung hindi ka makatulog sa gabi. Lahat ng nakikita mo, negative yun. So, yun yung kailangan mong iwasan this February, is yung umiwas ka sa gulo. Umiwas ka sa mga away. Umiwas ka sa mga nagsasagutan, nag-aaway, parang ganun. So, stay away from drama, from any stressful na pangyayari. Okay? And dito sinasabi ng Two of Wands na may choice ka naman eh. May choice ka this February kung gusto mong tahimik na buhay, kung gusto mong masayang pamilya, kung gusto mong magulong pamilya, nasa kamay mo daw yun. Okay. Nakikita natin dito, may iba din sa inyo Capricorn na sobrang gulo talaga ng baraha mo, sobrang gulo din ng isip mo. Naguguluhan ka eh. Pwedeng yung iba sa inyo dyan, gustong lumipat ng ibang trabaho, ibang lugar. Umuwi sa lugar kung saan siya galing, saan siya isinilang, kasi may homecoming dito. Or, ipagpatuloy kung ano yung ginagawa niya. So, pwedeng resonated ito sa mga OFW or nakatira sa malayong lugar. So, may choice sila kung mag-i-stay sa lugar na yan, na pinagtatrabahuhan, or uuwi na lang. Comment down below if resonated ka. Diba? Wheel of Fortune. Sinasabi ng baraha, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi parating na yung pagbabago eh. Ang ganda ng pasok ng energy mo sa 2023. And then pagpasok ng half ng 2023, parang medyo napagod ka. Ngayon na 2024, sinasabi ng baraha na i-aim mo yung ano, yung positivity. I-aim mo yung change. I-aim mo yung pagbabago. Kasi the more na nagpo-focus tayo sa kung ano yung wala sa atin, sa loss. Loss, regrets. Yung kung ano yung wala sa atin, ay posibleng mawawala talaga. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may material harvest. Malapit na, na magkaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. So, konting tiis na lang. Diba? So, parang sinasabi sa'yo ng baraha, ngayon ka pa ba susuko? If isa kang estudyante, college student, malapit ka nang makapagtapos. If malapit ka nang mag-retire, tsaka ka palang napagod magtrabaho. So, kailangan mong lakasan ang loob mo para dito sa change na to na posibleng inaasama-sama. Okay?
So, yan ang sinasabi guys ng Baraha, Capricorn. Maraming salamat. Bye!